Yo mga repops, so finally, nakabili na rin tayo ng RB8. A few moments later. Wow! Ito na mga repops. So ito na. Ito na yung ating RB8. Ayan. Finally. Nakabili na rin tayo ng RB8. At saka siyempre sinabay ko na rin yung gulong kasi package na siya. So mamaya ilalagay ko dito yung presyo niya. Kasama na yung gulong, kasama na yung mugs na RB8 tsaka B-rubber. Alright, same size pa rin siya nung una kong score to. 90 by 80 sa likod. Tapos, ayun. Ito yung harap. 80 by 80. Ayan, 80 by 80 yan. Ayan, 80 by 80. Tapos, ayun. 4 holes siya, 4 na butas siya. Kaya nung pinalitan ko nung bumiskor ako kailangan ko ng itong disc plate na to. Tapos pinalitan sila yung brake pad dito sa loob ng caliper. So yun. Ayan. So ipapakita ko naman sa inyo yung dati kong mugs na nakakabit dito. Kung napanood niyo yung video ko before, so ito na, pakita natin. So yun, alright. Ayan. So ito, ito yung ano, ito yung mugs ko na napalit ako. Kasi, alam niyo ba kung bakit ako nagpalit ng score ng RB8. Di ko alam kung nanghihingi siya ng pamasko sa akin. Pero nagkataon talaga kasi bago pa man magpasko, nabengkong. Nagbengkong siya. Ito na yung ano. Ito. Talagang kung napapansin nyo, lumuwas na yan. Ayan o. Kaya Grabe na yung galaw niya. Talagang gumagano na siya. Talagang ganto na yung palo niya. Sa bengkong siya. So may nailang na ako pag dinadrive ko. Sa gulong naman, yun, mapagbalik natin yung gulong. 7 months ko pa nagamit to. Nabili ko to, remember, naalala nyo, May. Ang mga May to eh. Nabili ko ng May. So ayan yung ano nyo. Ito yung hiwa niya. So, pwede pa to, maabot to ng ano sabi nila 1 year. Siguro hanggang ano to, ganun. Kasi hindi ko rin matatya kasi araw-araw kong ginagamit itong motor ko sa trabaho. Tapos nag-extra Grab rider din ako. Extra Grab rider kaya ayan, yeah, result. Okay. So sa ito yung sarir ko ah, ito yung sarir. Okay. So
Ito naman yung sa front. Ito yung sa front ko. Ayan. Ayan. Okay na okay pa siya. Malalim pa. Pero ang gagawin ko, i-reserve ko na lang to. Itong gulong ko na to. Pwede pa to eh. So yun. So mga rep-ups, ito naman yung stock ko. Ayan. Nakatabi lang siya. So reserve pa rin yung mga naka-reserve natin. So wala na rin yung harapan, medyo okay pa naman, pero delikado na to kasi unang-una hindi ito tubeless. Hindi yan tubeless, may interior yan, mga stock natin. Ayan, oh. Medyo delikado na yan kasi manipis na manipis na yan. So ginawa ko rin siyang backup. Kaya itong mga to itatabi lang natin. So sana yun lang. Yun nga eh, sabi nga nila about sa gulong, ba't di pa daw ako nagperele or ano. Sabi ko kasi okay naman sa akin to. Abot kaya kasi ng budget natin. Kaya okay, dito lang muna tayo. Siguro pag umukay okay na, siguro pag napudpud ito, kaya na natin bumili ng yung talagang mga Pirelli, mga Seller, mga alam nyo na yung mga ibang branded. Subukan naman natin sila. So yun, sulit naman para sa akin. Okay to kasi itong B-Rubber, napakakapit nito, sobra ganda ng ano nito, ang ganda ng performance nito para sa akin. Kaya yun, yun lang ang aking review sa B-Rubber. Swabe to, swabe. Umabot to ng mga isang taon. So kaya lang din naman ako nagpalit kasi package na to na ni-score ko, dalawa na to. Kasama na yan sila. So yun, ilalagay ko yung picture, yung magkano yung price nila dito sa ano natin. Alright? Peace out. Much love. Respect. Bawang linis ng kamay ko.